talambuhay ni dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Ederlon Marcos. Si Marcos ay isinilang noong 11 Setyembre 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Si Don Mariano R. Marcos at Doña Josefa Ederlon ang kanyang magulang. Mayroong siyang tatlong kapatid, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Ang kanyang ama ay naging kongresista ng Ilocos at gobernador ng Davao. Si Doña Josefa naman ay isang dating guru sa kanilang bayan. 5 taong gulang lamang siya nang pumasok sa elementarya sa Sarat Central School. Sa pamantasan ng Pilipinas siya kumuha ng abugasya at nagtapos bilang cum laude noong Marso taong 1939. Siya ay iskolar sa buong panahon ng kanyang pag-aaral sa pamantasan ng Pilipinas at naging kilala siya sa campus dahil sa sinasabing kahusayan sa debate at pagtatalumpati at maging sa larangan ng palakasan tulad ng swimming, boxing, at wrestling ay kinilala siya. Nagsulat din siya sa Philippines Collegian, ang opisyal na pahayagan ng pamantasan ng Pilipinas. Nagre-review noon si Ferdinand para sa bar exams nang matalo ang kanyang ama sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista. Ang tumalo ditong si Julio na lundasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan. Si Ferdinand ang napagbintangan at kahit pa nga isang mahusay na abogado ang nagtanggol sa kanya, nahatulan pa rin siya ng 17 taong pagkabilanggo. Gayunpaman, siya ay napawalang sala ni Associate Court Justice na si Jose P. Laurel na walang kasalan. Nasa loob siya ng kulungan ng maging top-notcher sa bar exams at ng maging ganap na abogado ay hiniling niya sa kataas-taasang hukuman na payagan siyang ipagtanggol ang sarili sa kasong ibinintang sa kanya at pinayagan siya ng Korte Suprema at napawalang sala.